Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, we're finally doing a condo tour or my condo tour. And alam ko matagal niyo na itong nire-request and matagal ko na rin siyang pinrami sa inyo. So after 1 month of staying here, itutour ko na kayo sa bahay. But before we begin lang, there are a few things that I need to clarify. First off, if you're watching condo tours to have a better idea kung paano kayo mag-decorate ang bahay, I don't think this is a video for you. But of course, you're welcome to watch. Ayun lang guys, wala dito mga decorations, walang mga frames, walang mga plants, walang mga designs, figurines. As in, kung ano yung nandito sa condo, bare necessities ko talaga. So walang mga excess stuff dito na pang-decorate or pang-design. Second guys, is in case may curious sa inyo, this is a studio unit located in the Ortigas Central Business District na may floor area na around 36 square meters. Definitely larger than the average studio unit sa Ortigas area. And medyo kakaiba lang yung shape niya kasi most of the studio units are either pa-square or rectangular doing shape. Siya, pa-L siya guys. So, makikita niyo naman later sa video. And ayun, last din pala. This week, nagsistay sa akin yung sister ko. So, isang buong linggo siyang matutulog dito. Kaya may mga ilan na nakaset up for her. But usually, wala sila. And may mga stuff din siya dito na, ayun, kagaya niya mga bag na yan. Sa kanya kasi yan eh. So, ayun lang. Explain ko na lang later kung ano ba yung regular na nanditong setup sa condo and ano yung nakaset-up lang for my sister. So, without further ado guys, mag-start na tayo. And siguro gagawin ko na lang tong casual, no? Instead of in-introduce ko pa yung mga gamit. As in, point of view ko lang, kumbaga, yung camera itututukon lang sa mga lugar. Ayun guys, huwag na natin pahabain pa yung introduction. Let's now get started. Okay guys, dito tayo magsimula sa entrance and this is just the main entrance to my condo. It's just a gray door. Dalawa lang yung doors sa bahay ko, yung main entrance and yung door to the CR. Now guys, hindi na ako magpapakita sa video. I-flip ko na yung camera to give you a better perspective kung paano ba yung view ko pag pumasok ako ng condo. So right when I enter the condo, ito yung view ko. So right, nandyan yung door papuntang CR and then sa left, ito yung unahin muna natin. Yeah. So right beside my door, I have my Scotch-Brite na broom and dustpan. Ito gusto ko lang to i-recommend guys kasi meron siyang suklay, ayan o. Para yung mga buhok, natatanggal niya dun sa broom. Para hindi lang pumakalat yung buhok, ay natatanggal talaga. And then beside it, I just have my shoe organizer. This one is from Shopee, around 200 pesos lang ata. It's a 10-layer shoe storage. Tapos as you can see, ang unti lang na sapatos ko. May mga apat na kulang dyan pero most of my shoes are here. Let me know din pala kung ako lang ba yung nagtatago ng shoes na nakaharap instead of nakatalikod. Parang mas malinis kasi siya tingnan. Anyway, beside it, I just have my trash can and yung garbage dito kinakolek every 9 p.m. And then dito naman sa right part, I just have the door to my CR. Very quickly lang pakita ko sa inyo. Ay, madilim pa. Pagpasok mo ng CR, ito yung una mo makikita, yung super dumi kong salamin. Nakakaya, sana nilinis ko muna, pero hi guys. So here, I just have my shower cap, pati yung heater ko. Deplug lang yung heater yung nagamit ko kasi bawal mag-drill dito sa condo. And then here, I just have my organizer for my oral care products and my contact lens solution. Itong organizer na to from Miniso, 299 pesos lang. Tapos, ito na yung sink ko. Yung sabon na yan, sa ate ko yan. And then, I just have here Johnson's baby soap para sa hand wash. And then, sa baba ng sink, guys, nandyan lahat ng panglinis ko. Ang matitip ko pala sa inyo, guys, is bili kayo ng gantong rack na butas-butas para pwedeng mag-drain yung liquid or yung products from the cleaning materials or sponge or dito. Kasi minsan, di ba, nangangamoy kulob yung products or bumabaho siya kasi hindi siya nakakapag-dry out ng maayos. So, dito sa top layer, ayan, kagaya niyan. Nandiyan lang yung panglinis ko na products. Tapos, sa baba naman yung mga pang-scrub, pang-clean, pang-scrub. And then, sa babang part, yung sponge. So, kung basaman itong mga to, makakapag-drip yung tubig. And hindi siya mungulob or babaho. And then, beside it, I just have my scrub for my toilet. Alam niyo, ito oh, may kalakalawang na. Pero hindi ko pa siya inaayos. And then may mga nag-comment sa inyo na pare-grout ko na lang to kasi nilinisan ko na yan eh, pero medyo may kulay na talaga. Okay, and then here I just have my shower area sa pinaka-corner. Very quickly, pakita ko lang sa inyo. Ganyan lang siya guys.
And yung mga organizers na yun, nabili ko lang sa SM Department Store, 110 pesos lang each. Mas gusto ko siya kasi dun sa bakal, kasi dun sa bakal dumudulas lang yung products. And then, ayan, may tabo lang ako and pail. Hindi ko napapakita yung toilet, sara muna natin. Pero sa taas ng toilet ko, meron lang akong tray ng mga products na matalas kong ginagamit. Ito nga, ubos na to eh. Yan, ubos na. Feminine mist, sabon, ito din, sabon para pag pupup ako, nansyon na lahat. Tissue, alcohol. Palagi kong ina-alcohol muna yung toilet seat bago ko gamitin. And a scent. So, ito yung ngayon na ginagamit ko pang perfume ng CR. Ayan. So, okay, tapos na tayo dito sa CR. Parang ang bilis lang itong condo tour na to. And then, back sa original view tayo. Siguro unahin ko muna tong side na to before yung side na yon. Right here, I just have an electric fan. I have this two-seater na bar set na binili ko sa SM Home. Around 13,000 to, pero 10 off ko siya nabili. Mas ang maganda sa kanya, guys, kahit for two-seater siya, medyo malaki yung space niya, hindi ka mabibitin. Tapos dito sa side, ayan, oh, meron pa siyang shelves. So, pakita ko lang very quickly. Ito, meron na akong tissue. Tapos, nandito, sa basket na ito yung condiments ko. Like, parmesan cheese, ketchup, steak sauce, ano pa ba, pati suka. Ito, truffle oil. And then, sa babang part niya, I just have my cereals. Kasi minsan, tinatamad ako kumain. Para pag nakita ko siya, at least may option ako. And kumain ako at hindi ako mag-skip ng meal. So, ayun. Super love ko tong anong to. Dining set na to, parang feeling ko sobrang worth every penny. And then, ayan. So, ito yung view pag palabas, guys. Madalas, iniiwan ko lang dito yung bag na ginamit ko for the day para kinabukasan, madali siyang kunin. And then, sa likod niya, I have my laundry basket. Initial kong plan was to separate the parang innerwear, pati yung damit, pero masyadong ma-access sa space. So, dyan ko na lang nilagay lahat. And then here, I just have my stool pag naglilinis ako ng lapag. And this is my emergency bag, guys. Ito yung ginawan ko ng video. Ayan. Dito ko siya nilagay, guys, para kahit nasan ako sa bahay, kitang-kita ko siya. Kung nasa dining area or kahit nandun ako sa tulugan na area ko, kitang-kita ko siya. Kasi nandito sa right side yung tulugan eh. So, ayan. And then beside it, I just have my washing machine. This is the Samsung Wobble na 6.5 kg capacity. Automatic na siya yung meron na siyang wash, rinse, and spin. Ilo-load mo na lang siya. And pwede mo naman siya i-manual settings, pero madali na rin na iiwan mo lang tapos babalikan mo lang para isampay. And then currently, I have here on top my Garmin steamer. It's by the brand Conair. Ayan. Ano kasi, hindi na ako nagpa-plancha, guys, dahil wala din naman akong kabayo. Tapos, ang dami ko nang nasunog na damit sa plancha. Hindi ko talaga, kahit anong plancha, kahit yung mas mura, kahit yung mas mahal, palagi talaga ako nakakasunog. So, tapos na ako sa face na yun. Nag-invest na ako sa Garmin steamer. This is by the brand Conair, and this is around 5,000. Yeah, 5K. Pero, abangan nyo, nagsisale yun sa Lazada. Sale ko siya nabili. Pag hindi ko to ginagamit, tinatago ko siya sa may cabinet ko, pero kaka-plancha ko lang kasi kahapon. And then, sa likod niya, guys, I just have yung ano ko, mop ko, and this paper bag, or this eco bag, na merong yun, yung mga hose, drainage hose, extension ng washing machine. So, sinasalpa ko lang sila pag gagamitin ko to, which is once every week or once every 2 weeks. And then, guys, ito yung view ko sa condo. Ang dumi ng bintana. Umulan kasi. So anyway, back to the kitchen. Ito yung dining set, di ba? So pag nag-left ka, nandiyan yung aking microwave and refrigerator. So mga nagtatanong pala, yung refrigerator ko is by the brand Eurotech. I think around 8,000 to 9,000 pesos siya. Pero madalas naman nagsisale, di ba, yung mga appliances. So check yun na lang. If you want me to do a ref tour, let me know in the comment section below. And then dito sa taas ng aking microwave, I just have a few things na madalas kong ginagamit. Ito, speaker. Actually, ito, hindi ako gumagamit ng speaker. Mga guests ko. Palaging nakikiconnect. And then, I have my reed diffuser.
It's by the brand Bright Ideas Manila. It's the home fragrance na reed diffuser, white tea and ginger na scent. Sobrang bango amoy. Shangri-La Hotel. And then here, I just have index cards pag nag-grocery ako para hindi ako masyadong magastos. Nililista ko lang yung kailangan ko. Pens and scotch tape. And itong spray na to is like this one din, pero yung oil na version, hinaluan ko lang ng water. Tapos sinispray ko to pag nagluluto ako para hindi nag-aamoy ulam yung bahay. Ayan. So again, yun lang itsura niya. And then dito naman tayo. Ang bilis lang na itong house tour na to. Wala kasing kalaman-laman. So itong area naman to, yung kitchen area. Dito muna tayo sa sink. Sa sink, I just have basic stuff, kung ano yung mga ma-expect mo sa sink. Guys, I highly recommend na bili kayo ng ganito for your sponge para hindi siya nabababad or hindi nabababad yung tubig sa sponge para nakakapag-dry siya ng maayos para hindi din bumabaho. And then, ito, hand wash to nalalagyan. Nilalagay ko lang dyan yung dishwashing liquid and then paubos yung hand wash ko. Tapos, itong soap na to for my makeup brushes to and tools. Ang weird, no? Sinaction ko pa siya, pero nakaganyan. Para pag maglilinis, madali lang i-wipe off yung tulo niya. Ayan. And then beside it, I just have this dish drainer. This is by the brand Masflex. Around 700 pesos. Ang maganda dito, pwede mo siyang isalpak sa sink mo. Para kung magdi-drip siya, dito siya magdi-drip diretso. But I don't mind kahit dito siya magdrip kasi mabilis lang naman punasan yung ilalim. And then, usog nga natin itong water. And then I just have my rice cooker and my induction cooker. Itong rice cooker na to sobrang cute. It's by the brand Black & Decker. 0.6 liter lang yung capacity niya. So good for 3 persons max. Tapos 1,500 ata siya. Balik lang natin. Okay. Now, pakita ko sa inyo sa taas. Dito sa side na to wala yung storage. Dapat nandiyan yung range hood, pero hindi ako bumili kasi ang mahal eh. So dito na tayo sa aking pantry. Okay. Ayan. Dyan sa pinakataas, guys, dito sa left side, as you can see, I just have my extra plates, bowls, mugs. Para kung may bisita na extra, nandyan lang siya. And then here, I just have my ziplocks. Ayan. Tapos dito naman sa baba, yung mga mas madalas kong ginagamit, I have this mega box na rice keeper. Pero hindi rice yung laman yan. Ang laman yan are may snacks, pati mga canned goods, sinama ko na dito. Para hindi siya nakakalat. And para pag may kailangan akong food, alam ko na ito lang yung hihilahin ko. Tapos sisilipin ko na lang siya. And then I have here my condiments. Ayan siya, guys. Tapos may chips. Hindi ako ma-chips na person. Ano yan, na nag-overnight yung friends ko. Hindi nga namin nakain. Sayang eh. And then here, wait. Ayan. So, ay, nalaglag. Sa pinakalikod, I just have my rice and ito naman yung pasta ko. And then I just have extra cereals right here. So, ayan yung itsura ng aking pantry. Wala ko masyadong sinastore na food kasi minsan na-expire na ko eh. Okay, so dito naman tayo sa bottom part. So here, I just have my hand towel and basahan. Tapos, pakita ko lang sa inyo very quickly kung paano ko in-organize yung sa ilalim ng sink. Kasi feeling ko ito yung madalas na madaling dumumi or gumulo. So actually, dito sa area nito, meron akong dalawang caddies na madalas kong nilalabas. Yung first one is my laundry caddy. Guys, alam ko ang dami kong plastic. Pasensya na. Meron pa nga ako doon inuubos eh. Pero after ko yung maubos, magsishift na ako sa liquid para hindi excessive yung trash ko. Anyway, I just have here my Downy, mga Clorox. And then, ito guys, marirecommend ko from Miniso. Sipet. 119 pesos for 12 pieces. Ayan. So, set aside muna natin. And then dito naman sa likod, I just have my eco bag. Para pag nag-grocery ako, ito na lang yung dinadala ko. Hindi na ako humihingi ng paper bag. Tapos madami pang bags dyan sa loob. May pang meat, meron pang wet stuff tsaka dry stuff. Ayan. And then ito, mega box na naman. Sobrang hili ko talaga sa mega box, guys. Kasi ang daling linisin, hindi naalikabukan yung mga gamit. But here, I just have my detergents, Downy, Ajax na panlinis, tsaka yung mga Domex. Ayan. Okay lang mag-stock for me ng gantong items kasi hindi sila nag-e-expire. Ayan, oh, sakto siya. And then here, I have another caddy. And ito naman yung cleaning caddy ko. So, meron dyan mga Lysol,
bygone. Tapos ito yung favorite kong panglinis ng surface, Mr. Muscle, pero mas gusto ko yung lavender na scent. Try nyo to guys, nakakalinis naman siya. Tapos yung mga gloves, itong section na to, gloves, pampunas, nilalabahan ko lang to pagkatapos ko gamitin. And I have my trash bags. Required dito, unfortunately, na sa plastic itapon yung basura. So, ang binibili ko na lang is bio bag. And then dito guys, sa likod, sa taas, I just have yung mga tools, yung mga excess parts ng mga curtain rods na hindi ko matapon, baka kailanganin. And then sa babang part, I just have mga spare ko na towel to, tapos ito hand towel. Ito mas malaki, hand towel, tsaka basahan. Aminin ko na pa sobra ako sa bili dyan, pero okay lang, hindi naman yung nag-expire. So ganyan yung itsura niya, hindi siya masyadong malinis tignan, pero for me, okay na yung ganyang itsura. And then dito, nandito naman yung mga plates ko. So dito sa taas, I just have this dish drainer na dyan ko tinatago yung plates, mugs, bowls, tatlong baso. Meron dyan yung mga pang knife and all that. Tapos dito naman, yung spoons and forks, kasi hindi nakasya dito. Yung mga can opener. Usually yung iba kong mga storage or containers pang ref, dun ko nilalagay sa likod pero nasa ref sila ngayon. And then dito guys, so same dun sa taas sa pinaglalagyan ng mga plates. Meron lang ako dito na, ano yung tawag dun? Pang dalawang level. Nasa taas lang yung regular pan and sa baba lang yung saucepan. Para hindi siya magulo tignan, hindi siya maingay itago. Kasi yun, hihilahin mo lang. Tapos pabalik. Very clean tignan and neat. And then here, I just have my drainer for pasta. Ayan, mga pang storage din. Tapos ito, meron ako mga bowls dito na I think kung may bisita ako, ito yung una kong ilalabas kaysa yung nasa taas kanina. Grabe, nakakapawis pala to guys, no? And then beside it, I just have my water bottle. Ang tawag dito, yung mga gallons. Palagi ako may absolute guys kasi yung garment steamer ko required na distilled water. So again guys, here is an overview of the kitchen / dining area / laundry area. Ngayon, punta naman tayo sa wing ng bedroom and studio, which is this. So ito yung sinasabi kong pa-L na section. Ayan, yung mga gamit na yan sa sister ko, so hindi yan normally nandyan. I just have this clothes rack. So ito yung ginagamit ko guys, pag naglalaba ako, tapos kailangan kong patuyuin. And meron siyang gulong, so pwede ko siyang ilapit dun sa bintana para mag-dry up siya ng maayos. By the way, kung may nakikita kayong kakaibang hanger, hindi po sa akin yan, sa kapatid ko po yan. Yung mga puti-puti lang sa akin or yung mga clear ones. And then, pag umikot ka, nandito lang yung cabinet. Ang weird, no? Iba-iba yung kulay ng mga wood dito. May dark brown, may light brown. Pero kasama na to sa condo, so hindi na ako nagdala ng cabinet. I-open ko lang very quickly para may idea kayo. So, ito lang itsura ng cabinet. Sobrang wala ako masyadong gamit. As you can see. Ngayon guys, as you can see, may nakalatag dyan sa lapag. Kaya yung sinasabi kong hindi normal nandito sa bahay kasi dyan natutulog yung sister ko dahil wala akong spare bed. And ang ginagawa ko lang, dalawang comforter to eh. Pinofold ko yung isa, tapos pinagpapatong ko sila. So malambot siya. Ayan. So I just have yung backrest ko na pillow pag nag-edit ako, yung green one. Tapos itong gray one sa office ko yan eh. Nilabahan ko, tapos naiwan na dito sa bahay. Here, I just have a diffuser from SM Department Store. This is 800 pesos pag may SM Advantage card ka. Binili ko siya kasi white siya, pero sa totoo, mas maganda yung diffuser ng office mate ko from Lazada. And then yung scent na nandyan is just this one. Bright Ideas na Whitey and Ginger. Yung same sa reed diffuser sa taas ng aking microwave. Ayan, this is 380 pesos. Mabibili siya sa SM Department Store home section. Sa Mega Mall, meron. Tapos here, I just have a tray ng mga madalas kong ginagamit na items. Ayan, meron akong remote ng air cooler. And then I have here the Messy Bessie Room and Linen Spray na Grapefruit. Hindi ko siya masyadong nagustuhan, so tinapon ko na siya, guys. Pinalitan ko siya ng water and this one. Pinaghalo ko lang pang spray ng room. Meron akong petty cash, pang bayad lang ng mga tubig, yung ganyan. And my alarm clock na hindi ko madalas ginagamit. So ang setup usually, itong kama ko, naka-forward siya pag wala itong nakalatag sa baba. Pero since nakalatag yan, minove ko lang siya palikod. But ito yung itsura lang ng kama. Sobrang simple lang niya guys. Ayan. Mura lang yan eh. Tapos may butas pa nga dun kasi nasunog ko yan guys nung nagplansya ako. Pero sayang naman ko itatapon ko. Tapos sa ilalim guys ng kama, I just have dun sa pinakadulo yung storage ng mga
lighting equipment ko. Tapos I have two luggages. And then I just have this pull-out. Yung nandito sa loob ng pull-out, di ko napapakita yung mga bed sheets ko na extra tsaka yung mga libro ko sa kabilang side. Sa dulo, lighting equipment ko. Sa mga nagtatanong ko anong gamit kong lighting equipment, ayan po. Meron ako dyan ring light, tapos tatlong soft boxes. Yung soft boxes ko, nabili ko ng set sa Mayors sa may Hidalgo area. And then dito lang ako nagpifilm. Okay guys, so yun na yung tour ng aking condo. I hope you enjoyed this video. And I don't think it's a very long one. Wala naman masyadong ipapakita sa condo ko. But I hope kahit papano nagka-idea kayo kung paano nyo pwedeng i-organize yung bahay nyo and how you can make such a small space look a lot brighter and a lot bigger. So if you did enjoy this video guys, don't forget to give it a thumbs up. Comment below din guys kung ano yung sa palagay nyong kulang sa condo ko. By the way pala, mayroon akong television na ina-expect. Bibigay kasi sa akin ng sister ko yung spare niyang TV. So baka dito ko siya sa malapit sa bed area ilagay. And I'm just contemplating kung bibili ba ako ng isang single or parang pangdalawahan na sofa na nako-convert sa sofa bed. And it will be placed beside my bed para kung gusto ko manood ng TV. Yun, pwede ako mag-lounge. And kung mag-overnight yung sister ko, hindi ko na kailangang i-set up every time yung tulugan niya. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching today's video. By the way, if you're not yet part of our Thea Bells family, please don't forget to hit that subscribe and bell button beside it para maging notified ka every time may bago tayong video. I will see you guys on my next video. Bye!